Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapanarin. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong isang bayanan niya ngayon. Ama namin lumikap. Para sa pag-ahay. Para sa pag-ahay nagbibigay kagalingan kami ngayon ay masayang nagsipag-alay kalapit ng dalangin aming nawang maidaman ang pagdiriwang na ito ng banal na pagdiriwang, pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at kasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di na iba sa amin upang ang isang katauhang mamuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming pinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang may tampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dapat kang purihin ang tanang pinapal sapagat sa pamagitan ng imanak na aming Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mo tinipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagdulog ng araw, may handog o malinis na alay para sambayin ang iyong alam. Ama, isinasamo namin pakabadali mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo pang maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo na siyang manak na nagudos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipinagkabulo siya, inawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniapot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman matapos ng hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagat at sinabi, "Tang gabi ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak sa amin ang ligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakaya sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagkabalik ay pinanunubikan. Kaya bilang paslap ng aming inialay sa iyo ang buhay at panang paghahain ito. Tunguyan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pagkapagkasundo sa iyo. Lawin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo at mag-uspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria sa Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Martin at kaysa ng lahat ng mabanal na amin na asang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay magbunga nawa ng aming pagkasundo ay magbunga nawa ng kapayapaan ng kaligtasan para sa buong daigdig. Patangin mo sa pananampalataya at pag-ibig ninyong simbang naglalampay sa lupa kasama na yung lingkod si Francisco, si Bonaventura at ang tanang mga obispo at buong kaparihan. At ang iyong piniling sambayan, tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawing pagkapin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulit ng daigdig, kawaan mo at patuloyin sa iyong kalikarian. Ang mga kapatid naming imaho at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito, na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umahasang makarating sa iyong piling at sama-sama tatamasan ng kaniningang walang mali. Sabagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangalpapuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang ang liwanag na dulot ng Yesus ay tunay na magbigay sa atin na ang katotohanan ng dulot na Yesus ay na magbigay sa atin ng liwanag at
kalayaan. Inihingamin kami, Diyos, sa lahat ng masama, kagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambigan dakilang araw ng pagpapaayam ng tagapagligtas namin, si Jesus Cristo. Kapayapaan na iwang ko sa inyo ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na lagi ng sumayin. At sumayin din. Pagbigayan kayo ng kapayapaan si sa Isa.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaangiyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako parapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Lumuhod po ang lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay. Itinataas namin ang aming mga puso at mga hilingin sa inyo. Tulungan ninyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, inumin ninyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon, Panginoon, inumin ninyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan, kwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang naranasan.
Tugon po. Para sa basag-basag namin sa katauhan na iginagapos ng hangaring pagkiganti. Tugon po. Para sa aming sugatang lingkunan na ililigaw ng ilusyon, dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Tugon po. Sama-sama nating sabihin, tulungan ninyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutokso'ng sumang-ayon sa marahas na pagiganti. Tugon po. Para magkaroon ng panibigang kilalanin at itaguyod ang tagal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungan makita na ang karukaan, kawalan ng katarungan at kaulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Tulungan ninyo kami. Para ang patnubay at habag ang magindaan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng kaharasan. Tugon po. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kaligtasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Tugon po. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilo mula sa kasamaan. Tugon po. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan ninyong pumatak ang ulan sa mga matulid at hindi matulid. Bigyan ninyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami katulad ninyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi ninyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagpapuot. Tulungan ninyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sundan. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas ninyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan ninyo kami upang walang tigil kaming tumilos laban sa kamatayan, ginagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan ninyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo ninyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonso, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin, patron ng mga may sakit. Tumayo po. Ama namin mapagmahal, tinatanggalawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanggalawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming bagas na maibig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa maluwalhati nating lakbay dasal kahapon.
Tayo ay naka-uwi, nakapagnilay at naka-uwi ng ligtas. Paalala mo, sa darating na Martes, yun ay March 28, yun po ang ating kumpisalan sa ganap po ng ikapito ng gabi. So, 7 o'clock po, narito na kayo, magsisimula na akong magpakumpisal. Habang po ako nagmimisa, magpapakumpisal na po yung mga pari para po sa ating paghahanda sa panahon na ito na pagdating ng ating Panginoong Espiritu upang ialay niya ang kanyang sarili at matubos ang sangkatauhan. So, March 28, Tuesday, 7 o'clock, ang lahat ay naanyahan para po sa kumpisalang bayan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong kayang pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magbusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa kusya'y mamatay at ngayon siya ay mabuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na muling nabuhay. Salamat sa Diyos.